Hello, hello, hello mga partners. Magandang araw po muli. So, welcome po muli sa ating bagong video tutorial, no? Tungkol po ito sa ating Microsoft Office. So, mayroon po kasing nag-message sa or may nag-comment po sa comment section ng isa sa mga video ko about Microsoft Office 2019 installation. Ang nakalagay sa kanyang comment ay, "Boss, gumana pero ayaw ma-open yung save files ko sa desktop. Bakit kaya?" So, Sir Solomon Yawe, salamat po sa comment, no? So, we'll try to address this error, no? Kung ano po yung pwede nating magawa. So, let's go po. Start na po natin ang ating video. So, yun nga po, no? Ang problema po ni Sir Solomon ay nakapag-install siya ng Microsoft Office. Ang problema, yung mga dati niyang file, no? Siguro Word file or Excel file or PowerPoint file, hindi niya ma-open. So, yun yung naging problema niya, no? So, ano kaya ang pwedeng solusyon nito? Kung titignan po natin, meron pang ibang mga minsan nagiging error, no? Ito po yung minsan pag nag-open tayo ng ating mga Microsoft files. Ito po isa sa ilan sa mga lumalabas na error. So ano po ba yung mga pwedeng gawin natin? Ano po ba yung pwede nating solution para ma-fix po natin or maayos po natin yung mga ganitong problema? So una po, no? So we'll try siguro mga tatlong method. So ang unang method po natin, let's try opening yun pong ating isang file, no? Halimbawa itong Microsoft Word. No, ang gagawin lang po natin ay right click, no? Right click po sa ating mouse, then click lang po natin yung properties. Sometimes po kasi naka-check po to dito hidden or read only or may mga nakalagay po sa diyan na siguro for security reason mga attributes po may nakalagay naka-check. So try po natin i-uncheck, no? So i-uncheck lang po natin 'yan kung ano man po yung nandiyan. Then click lang po ng apply, then okay. Okay? So, try po i-open. Kung mag-open po siya, so ibig sabihin, yun lang siguro yung problema. Pero kung hindi po siya nag-okay, try po natin yung second method. So, try po natin mag-open ng ating... Ito po, ang binuksan natin po natin dito ay yung file, no? Microsoft Office file. Try po natin buksan yung mismong application. For example, yung Word, no? Try po natin i-open Microsoft Word. Yung application po natin, no? Pagka-open po natin, so open po tayo ng blank document, then punta po tayo sa ating file. Punta po tayo dito sa ating option. Then dito po sa ating menu, no, sa may sidebar, Trust Center, click lang po 'yan. Then click po natin 'to, Trust Center Settings. Dito po sa ating Protective View, no, click lang po natin 'yan. Then kapag yan po ay mga naka-check, no? Enable protected view, enable protected view files, etc., etc. I-uncheck lang po natin 'yan, no? Yan, uncheck lang po natin. Then pagka-uncheck, okay lang po. Then exit. Then okay na. Then i-try niyo po i-open yung inyong mga files kung ma-open na po siya. Now, kung hindi pa rin po siya na-open,
Hindi pa rin po nakukuha yung ating error. Ulitin po ulit natin. Try ulit natin mag-open ng ating Microsoft Office application. Either Word, Excel, or PowerPoint. Then, pag na-open po natin, open po ng blank document. No? Then, dito po tayo sa ating file. Click po natin itong open. No? I-open po natin yung ating file na hindi mabuksan. No? I-locate po natin dito sa ating browse. So, for example, yung nandun po sa ating desktop, ito po yun, no? Yung Word document. So, i-click lang po natin yan. Then, dito po sa baba, sa ating pinakababa po, no? May nakikita po tayong open. Then, meron po siyang option na drop-down option. I-click lang po yan. Then, click open and repair. So, pwede po natin i-try po lahat dyan. Open and repair or open in a protective view or open as copy or open read only. No? So, i-try po natin lahat dyan isa-isa until na makita po natin na mag-okay na po siya or ma-fix po yung ating error. So, yan po, no? Isa-isa lang po, open and repair. Then, pagka nag-open siya, okay. Or pag hindi pa rin, try open and protective view. Pag hindi pa rin, so and so on and so forth. So, yun po. Sana po makatulong po sa atin. Maging okay po yung ating error. Ma-fix po yung error. At makatulong po sa atin. So, maraming salamat po sa panonood po ng aking video. Thank you very much and God bless.